Yung guys, good morning. Andito tayo ngayon sa Gentry, kung saan ako nakatira. Ngayon, kagabi, may ni-rescue kami na Mitsubishi Lancer Itlog. Ayaw pumasok ng cambio, then mahirap i-start. Tara, tingnan natin yung ni-rescue namin kagabi. Ladies and gentlemen, this is Genia. Yung guys, ito yung unit to na ni-rescue namin. So, ang may-ari si Boss Jeff. Yan, dito na namin ginawa sa bahay. Ano? Naging rason bakit tayo may pasok ng cambio niya. Ito yung mga parts na tinanggal namin. Yan. Pakita ko sa inyo. Ano una yung lining niya. Tingnan niyo yung lining niya. Sobrang nipis na ng lining. Tapos, pero usually kasi kahit manipis na yung lining, may papasok pa rin talaga ang cambio. Kaso sliding lang. So palitin na talaga itong lining. Pero ito yung pinaka naging worst na nakita naming may problema. Yung una yung clutch fork. Makikita nyo yung clutch fork. Ayan o. Inubos nyo na yung clutch fork. Ayan. Tapos yung pressure plate nya, tingnan nyo guys. Ayan yung pressure plate to. Natanggal na yung isang ano dito. Tapos to, ang laki ng butas. Kumbaga, nabaluktot na siya, oh. Ayan, oh, pumasok na yung mga ngipin. Tapos yung release bearing niya, ayan, kinain na rin. So, yung pasukan ng alambre, nung lock, nakahiga na dahil nakatayo yan. So, pumasok siya sa loob. Ayan, parang ganyan. Diba? Kaya hindi siya nakapag-cambio, hindi na naitutulak ng pressure plate yung pinaka main shaft gear. Ito pa yung nakita naming problema. Yung timing belt niya. Tingnan nyo yung timing belt. Ayan o, oh, timing belt niya. Buti na lang na-check na rin namin yung timing belt. Yan. Yan yung problema. So, pinalitan na rin namin. Tapos yung axle, nakita namin yung axle sira yung tri-bearing, yung papuntang inner CV joint. Marami pa ako nakikitang mga problema, pero ang inuna namin, transmission, binaba namin kagabi, tapos pinalitan muna namin ng timing belt, kasi gabi na, wala na rin kami makuha ng ibang pyesa. Tapos yun, tapos ito, dadalhin natin ito ngayon sa bus garage, doon natin naayusin yung ibang issue, tulad ng bypass hose, tapos yung isang tri-bearing doon sa outer CV joint. Ayan, yan yung mga dapat ma-fix. Yun. Bakit ba nagkaaganon yung clutch, yung pressure plate, pati yung release bearing, ano ba rason nun? Tapos pati yung timing belt niya, bakit ba nagkaganon? Yung guys, start natin ngayong umaga. No? Dito na nga nagkapit yung mga Team Buds Garage, eh. Sinama ko na dito sa bahay. Yan. Tapos ayun, ayun si Ace, ayun. Ayun. Yan. Yan, start na siya. Okay. At pasok mo cambio, boss. Dito na rin nagpagabi yung ano, yung customer. Abante. Ah, may kalso. May kunin mo kalso. Abante. Yan. Yeah. Okay, abante. Atras. Up. Tapos try mo nga ipasok ng ano, sabay-sabay yung, ay yung ano, try ipasok yung, primera, segunda, tercera.
May papasok na lahat. Okay na, okay. Okay na. So ma'am, convoy na lang tayo papunta sa garage. Convoy na lang tayo papunta sa garage. Oo. Up, uwi. Ah, sige. Ah, sige. Kahit si ano na lang. Tapos uunan na kami doon ano sa garage. Yung guys, yung mga rason kung bakit nagkakaganon yung pressure plate, release bearing, tsaka clutch nila. Minsan yung driver, maklutch. Ano ba yung sinasabing maklutch? Kada preno, nagkaklutch sila. Yung lagi sila nakaalalay sa clutch. Kaya nagkakaroon ng problema yung, ano, yung pressure plate. Minsan, defective parts tulad ng pressure plate, release bearing. O minsan sa yung sinasabi nilang aftermarket. Kaya yung iba gumagamit ng original. Tapos din, syempre, yung driving habit natin, yung pag nag-shift tayo, pag nagpapatakbo tayo, minsan nagda-downshift tayo ng biglaan. Yan ang mga bagay na nakakasira ng pressure plate at release bearing. Minsan, pati transmission na naapektuhan. Kaya, unting ingat sa pagda-drive ng, ano, sa driving habit natin, baguhin natin ng onte, para hindi tayo magka-problema sa daan. Buti na lang tayo yung tinawagan ng customer na hindi raw niya may pasok yung cambio niya. Kaya ngayon, ang ginawa natin, i-rescue natin siya. Ayun guys, unting paalala lang. Yung mga sasakyan natin, medyo luma na rin. Kaya unting ingat lang at unting dahan-dahan lang minsan sa pagdadrive. Ayun guys. Ayun guys, pati doon sa timing belt, unting reminder lang din, no? Lagi nating i-check yung timing belt, lalo-lalo na dun sa mga bumili ng mga short pass na sasakyan. Dapat, yun ang una-una yung pabalitan, lalo na sa mga nagme-maintenance. Kasi, minsan, huwag kayong magtitiwala dun sinasabi minsan ng mga ibang mekaniko na makapal pa yung timing belt, okay pa yan. Hindi, ang timing belt, nagbe-base yan sa kilometer, no? Kung ilang milyahe na yung tinakbo. Ang problema, syempre, second hand natin nabili yung timing belt. Kaya ang gagawin natin, papalitan na rin natin. Huwag tayo doon mag-base na napalitan ko na yan. Ito yan. Kasi once na naputol yun, mas malaking problema at gastos para sa ating mga may-ari ng sasakyan. Unang-una, magiging rason nun. Pwede pag naputol yun, magbaluktutan yung barbula. Sunod, pwedeng mabutas yung piston. O marami pang pwedeng maapektuhan. Kaya mas better na yung palitan natin ng timing belt. Para doon sa may mga may pera, pwedeng original. O sa mga budget mill naman, pwedeng replacement ng timing belt. Pero mas maikli lang yung milyahe na tatakbuhin. Kapag replacement, o sinasabi nilang hindi urig yung timing belt, mas maikli yung ano na dapat. Ano, pwede na natin palitan. Pero pag urig, syempre mas mahaba yung tatakbuhin milyahe niyan bago natin papalitan. Yung guys, para makaiwas tayo sa mga ganitong problema, yun. May kasi kawawa naman yung customer natin kagabi. Ang layo na ng biyahe niya, taga-Tagig pa siya, dito siya inabutan sa Gentry. So buti na lang pauwi tayo. Yun, na-rescue natin. So, yun, hindi ko na na-videoan yung ginawa nating gawa kagabi kasi medyo madilim na tapos nag-overtime na tayo, inabot na tayo madaling araw. Ayun guys, yung kita-kits tayo sa Bus Garage, guys. Yung guys, unting request lang, subscribe ulit tayo and follow tayo, like, and para sa mga maraming videos tapos sa mga update. Yung guys, and good morning sa lahat.